Yo, what's up? It's your boy, Stigma 250 Vlog. Bakit tayo ngayon ng marilaki, ano? Para testingin tong bago nating setup. Ating Rusi Sigma Adventure Concept. So yun, kumain lang kami saglit. Tinetesting lang natin to kasi itong marilaki mula sa amin, merong sapat na layo, no? Para mapagod ako nung na-aggressive position pa to. So ngayon, nandito na kami, lagpas na kami ng Kogyo. Papunta namin ng Shell, buso-buso. Pero wala pa ako nararamdaman pagod. Napaka-relax pa rin. Kasi kita nyo naman, oh, upright position na. Oh. Ang laki ng tinaas. Compared to sa dating position, nandito ang manibela ko. Ngayon, ganto na. Sitting pretty na ako. Hindi na ako tiis pogi. So yun, pakit namin marilaki. Tetestingin namin to sa mga cornering kung suabe pa rin siya. Pero sa riding position talaga napaka-cool. So paakyat kami ngayon. Relax na relax. Ang sarap. Adventure na adventure. Off-road tires na lang ang kulang. Pero tingin ko hindi na siya babagay. So ganito pa rin ang gulong na gagamitin natin. Mga pinalitan ko nga pala dito. Kung may magtatanong, no, ito unang-una, pinakamahalagang handlebar. CNC handlebar 28mm yata ang sukat na ito. Tsaka yung CNC na handlebar riser. Ito, yan yung riser nya. Syempre mahalaga rin yung windshield. Windshield to ng NMAX. Tsaka windshield ng NMAX na bracket ng windshield ng NMAX. Yun na yung mga pangunahin, no? Tsaka itong handguard. So yun, liko natin. Medyo suwabe sya, iliko pa rin, no? Oh. Alright. Okay pa rin sya sa cornering, guys. Kahit medyo naging upright na yung position ko. Oh, try natin pa kanan. Wow, suwabe pa rin. Oh, lalo pag paakyat. Napaka-cool. Tsaka pagtitingin na tayo ng mga tao. Suwabe. Actually, hindi ako makapaniwala na pwede pa palang gawan ng ganito yung Sigma, no? Kasi nung unang talagang nangalay na ako, ilang biyahe na ganun, gusto ko nang iswap ng scooter, eh. Buti na lang nakita ko yung concept ni Chill Rider TV, no? Shoutout pala, no, kay Boss Chill Rider TV na nagpauso ng concept na to, adventure concept. Kasi yung dating position ni Sigma talagang naangalay. Masakit sa yagbos, masakit sa braso, lalo pag may angkas. Pero ito, may angkas ako, may over ako, pero suwabe. Suwabing suwabe. Parang kaya ko na na itong mag long ride ng malayo, ah. Bakit wala naman long ride na malapit. So yun, swabbing swabby pa rin. Ayan na, malapit na tayo sa Shell Boso-Boso, ang meet up ng mga dakilang rider natin. Sa nga pala, no, doon natin ito pina-install kay Boodle Works. Siya si Utol Jun Naranja. Shoutout Boodle Works. Grabing relax. Pakiramdam ko, mga adventure bike na mga higher cc versus mga ganun, no. Ito problema ko noon sa dati kong position, no. Pagpababa at promeno ako, naiipit lalo yung jack balls kasi yung angkas ko nga nadidikdik sa akin. Pero ito medyo manageable naman na pagpababa at promepreno ko, gawa nga nung mataas ng aking manibela. Pero wala na akong angal pagdating sa manibela, talagang napakalupit. No, kahit sa mga paliko, ang gaan dalihin. Hindi siya mabigat. Okay, cornering. Alright, swabe. Ganda. So medyo malapit na tayo makakit sa marilaki. Grabe mga astig, napaka-relax niya. Tsaka tingnan yung takbo ko, 76-77. Halos hindi ako nabubugbog sa hangin. Dito sa mga bandang gilid lang, tsaka sa ibabaw ng helmet. Pero dahil sa windshield, yung sampal ng hangin sa akin, yung tinatawag na wind drag, hindi ko masyado ramdam. So mas relax to gamitin kung talagang malayo pa ang biyahiin mo. Kasi dito pa lang, kalokohan to, marilaki pa lang, oh. Halos di na ako nakaramdam ng pagod. Pero nung sa dating position na ito, kalokohan hanggang antipolo pa lang, grabe na. So mga medyo nagkakaedad na, no. Ngayon pa, train light natin dito. 83, 85. Oh, parang wala lang. Parang takbo ko lang 60. Oh, sarap. 87, 85, yun, no. Hindi ako masyadong bugbog sa hangin. Ang sarap gamitin. Paka-relax mga kastig. Promise.
try natin mag picture doon sa Marilaki mamaya. Ito mga ka-Stig, paakyat tayo ngayon. Ito yung isa sa matatarik eh, pero basic lang to kay Sigma. Partida, may angkas pa. So ito nga pala yung aking cockpit. Ito ang cockpit mo pagka nagpa-adventure type ka na ng Sigma. Ayan yung view, pasensya na, yan lang kaya ng wide ng camera ko eh. Ati ha, ang angas ang cockpit no. Swabe. Medyo lumalamig na po ang klima. Ang hangin dito, lumalamig. So tara, takbo po gilang tayo pag nasa Marilaki, mahirap na eh. Ayan na, ito na ang entrance sa Marilaki. Ay, may mga magkakaibigan pa dun, no? Masaya din talaga mag-race pag may mga kasama kayo. Tingnan mo sila, happy sila, nagkukwentuhan sila, diba? Nakaharang sila. Overtake na ako, syempre. Napakasarap gamitin, no? Oo, diba? Kahit sa paliko, sarap eh, ano? Parang feeling ko, higher season talaga ako. Pakiramdam ko, hindi ako nakarusi. Grabe. Wala pa namimitik ha, saan kami namimitik? Bagay, papasok pa lang tayo kasi. Ito minsan meron namimitik dito. Wala masyado. Barangay Pinugay, welcome to Barangay Pinugay. Suwabe, suwabe. Alright. Liko tayo ulit. Wow, suwabe. Alright. Naka-stacker tayo, no? Kaya hindi tayo pwede masyado mag-lean. Kasi alam nyo naman, ang mga stacker, lalo pagka China brand, hindi ganun kakapit dahil mga hard compound nga. Matagal lang maupot. Wala rin namimitik dito. Wala tayong pang profile pic. Huwag kayo iyak. So mga Astig, malapit na tayo sa Big C ng Marilaki. Dadaanan muna natin itong isang parang sanktuaryo na to na daanan. Napakaganda. Wow. Ito talaga minsan babalik-balikan mo sa Marilaki. Hindi yung mga race-racing. Mga racing-racing eh. Kaya lunis ako nagpunta eh. Baka mahirap na, madamay pa tayo sa mga racing-racing. Hindi pa naman pang racing-racing itong motor natin. Pang ano lang to, raging. So yun, no? Ganda ng tanawin mga kastiko. Napakaswabe. Green zone, napakaganda. Wow. Hindi mo maiisip na napakaraming kamote dito. Tingnan mo yung mga halaman, no? Ay, napakaswabe. Medyo nangalay lang likod ko, no? Kasi medyo upright position. Pero mas okay na to. Kilometer 47, Baras Rizal. Alright. Yan, nakikita nyo yung double yellow solid lane. Parehas kayo ng kalinya mo. Nang kaharap mo, kasalubong mo ng linya, bawal kayo ma-overtake. Alright. So update lang, no, dito tayo ngayon sa Yes City. Yes, Yes City. Yes, Yes City. Malapit na tayo sa Manukan. Uy, ang ganda ng kainan dito. Wow. Salamat sa gantong adventure. Salamat kay Sigma ADB250. Naging ADB250 na, no. Hoy, Devil's Corner na pala to. Ingat lang sa pagliko. Alright. Dito medyo malamig na. Malapit na tayo sa Manukan eh. So
Swabe si Kuya Bergman, no? Shout out kaya, kanina pa natin kasabay niyan si Kuya Bergman. Lapit na siguro tayo sa Manukan. Ah, saan ba yung Manukan? Doon pa pala yun. Mali-mali na naman ako ng info. Ayun, may namimitik, oh. Wow, swabe. Alright, posing lang, posing. Shoutout kay Kuya Bergman, napitikan din siguro ito. Diretso pa tayo konti. So mga astig, pababa na tayo ng Marilake. Yun, na-testing na natin itong ating adventure concept. So ang ratings ko na mabibigay, 10 over 10. Napaka-tastic na setup na to. Hindi ako nakaramdam ng pagod, hindi ako nakaramdam ng ngalay. Talaga napaka-bagsik. So follow nyo lang sa aking FB page, sa aking YouTube channel. Subscribe nyo na lang ako para sa mga susunod pa na video. So yun, pababa na kami. Mag-iingat kayo palagi. Sa lahat ng solid supporters yan, shoutout sa inyo. Sa mga bago lang nakanood sa aking channel, huwag kakalimutan na i-hit ang subscribe button para maging updated pa kayo sa ating mga susunod na video. So hatawin na natin ito, pababa! Woo! Walang wind drag! Walang wind drag, grabe! Para lang ako nakasaysa sa kotse. Wala man lang hampas ng hangin. Alright. So, ayun. Hanggang sa susunod, mga kastig. Paalam.